Magandang araw! Ang ating tatalakay naman ngayon ay patungkol sa wastong gamit ng gitling o dash. Ito ang isang halimbawa. Ang salitang mag-aral. Dapat ba sa mag-aral walang space? Dapat ba kapag mag-aral may space? O kaya naman, dapat ba pag mag-aral ay hinahati ng gitling? Case number 1, kapag ang kasunod ng mag ay katinig, ito ay nararapat na walang space o kaya naman ay walang gitling. Narito ang mga halimbawa, katulad ng salitang magbasa. Ang kasunod ng salitang mag ay nagsisimula sa letrang B. Ito ay katinig kaya nararapat lang na walang space sa pagitan ng dalawang salita. Ang pangalawang halimbawa ay magkalat. Ang kasama ng mag ay kalat. Ang kalat ay nagsisimula sa letrang K at ang letrang K ay katinig. Kaya't kung mapapansin, ang magkalat ay hindi pinaghihiwalay ng space o kaya naman ay hindi nilalagyan ng gitling. Case number 2, kapag ang kasunod ng mag ay patinig, ito ay pinaghihiwalay ng gitling. Ang halimbawa nito ay ang salitang mag-aral. Ang katabi ng mag ay aral at ang aral ay nagsisimula sa letrang A at ang A ay tinatawag na patinig. Kapag patinig ang kasunod ng mag, ito ay ginagamitan ng gitling. Kaya kung mapapansin, ang mag-aral ay pinaghihiwalay ng gitling. Ang sumunod na halimbawa ay ang salitang mag-isip. Ang kasunod ng mag na salita ay isip. Ang isip ay nagsisimula sa letrang I at ang I ay isang patinig. Kung papansinin rin na ang mag-isip ay pinaghihiwalay ng gitling. Muli, kapag ang salitang mag ay sinundan ng salitang nagsisimula sa katinig, ito ay hindi ginagamitan ng gitling. Sa kabilang manda naman, kapag ang salitang mag ay sinusundan ng salitang nag-uumpisa sa patinig, ito ay ginagamitan ng gitling. Ang dalawang case na aking nabanggit ay hindi lamang epektibo sa salitang mag. Ito ay maaari ring gamitin kapag ginagamit ang salitang pag at salitang nag. Narito ang ilang halimbawa, pag-asa, pag-upo, at pag-akyat. Pagsayaw, pagyuko, at paglabag. Narito naman ang mga halimbawa kapag nag ang ginamit. Nag-isip, nag-aral, nag-ilaw. Nagsayaw, nagbasa, at nagsulat. Muli, ginagamit lang ang gitling kapag ang kasunod ng mag, nag, o pag ay nagsisimula sa patinig. Muli, ako si Binibining Maria. Maraming salamat. Paalam!